to Lord, USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Mabuhay po kayo. Kumusta kayo? Ang aking pangumusta ay pinaabot ko sa lahat ng mga nasa iba't ibang panig ng mundo, ang 66 na baza na nanonood sa ating Utusada TV na pwede ko maipagmalaki sapagkat dyan po ay documented mula sa software na nagmamonitor sa lahat ng mga nanonood sa Utusada TV na kanina umaga ay everyday na tinicheck ko kung may pagbabago. 66 na bansa, mga ka-Pilipino, ang patuloy na nanonood sa ating himpilang Utusada TV. Kaya tinitiyak ko na yung 66 countries na ito ay mayroong mga OFWs dyan. Maaring iniisip ninyo na, bakit napakarami naman yatang tagapanood ni Kuya Manny. Mga ka-Pilipino, hindi ko sinasabi na lahat ng mga mamamayan ng 66 countries ay nanonood sa atin. Maaring isa, dalawa, kalahati, o pito at kalahati ang nanonood, mga ka-Pilipino, pero umaabot ang ating larawan, ang ating screen, ang ating tinig sa 66 bansa, 66 countries where our OFWs ay naroon at nagsisikap na magtrabaho. Kaya ako ay nagagalak dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, ang Utusada TV ang kauna-unahan na internet television station na nagbo-broadcast sa loob ng Facebook. Wala pa kayo nabalitaan yan. Ito pa lamang sapagkat ito ay dinesign at inimbento ng inyong lingkod simula pa noong 2002 nag-research ng inyong lingkod. At kung sinubaybayan ninyo ang inyong lingkod, 2002, mga ka-Pilipino, ay nag-i-internet television station ng inyong lingkod. May mga reporter na ako noon sa Canada. Dangan nga lamang, dial-up pa, hindi pa broadband. Kaya hindi ma-appreciate sapagkat ang aking pixelation ay hindi halos gumagalaw ang aking katawan. At any rate, nababanggit ko yan sapagkat nabanggit ko kasi na 66 countries ang nanonood sa ating ngayon dahil sa internet. Ang internet, mga ka-Pilipino, ay napaka-powerful. Kaya naman, dahil sa powerful na ito, ay medyo tagilid ang mga politiko sa Pilipinas, kaya gumawa rin sila ng tagilid na batas, na tagilid para sa aming mga OFWs, tagilid sa kinabukasan ng ating bansa, tagilid-gilid. Okay, so mga ka-Pilipino, isang karangalan na ngayon ay mula sa Los Angeles, California, United States of America, ay dadalhin ko kayo sa Bahrain na kung nasaan ang isa sa Utusada.tv reporter ay naroon, walang iba kundi si Janice Azur. Janice, magandang gabi dyan sa Bahrain. Magandang hapon dito. Hello, sa po. Los Angeles. Batiin mo ang ating mga 66 countries where our OFWs ay naroon. Batiin mo sila. Magandang umaga po diyan sa US at magandang gabi po dito sa Middle East. At hello po sa lahat ng mga nanonood po na Pilipinas around 66 countries. Tama po ba, Sir Manny? Yes, 66 tama, countries. 66 po. Countries. Maraming salamat po, Sir Manny, sa paanyayan niyo. Sa akin dito, it's an honor to be a part of your show. Alam mo, nagagalak ako dahil nakikita ko kasi na ikaw ay napakasigasig sa paglilikom ng blood money para kay Dundun Danusa. Kaya ang sabi ko, ito ay isang napakasigasig na Utusada.tv reporter para man din ipaabot ang mga hakbang kanyang ginagawa hinggil dito sa napaka-novel na atikain para mapalaya si Dundun Danusa. Saan ka sa Pilipinas, Janice? Ako po, Sir Manny, ay Tubong Andbay po sa Bicol. Aha. Sa iba't ibang mga lugar, mga ka-Pilipino, pinanggalingan itong aking mga nakakausap. Kanina ay galing sa Davao, at yung nangumusta ay galing sa Leyte, at ito naman ngayon ay galing sa Bicol. Saan ka sa Bicol? Sa Andbay po, Malinaw Andbay. Ilang taong ka na sa Bahrain? 2 years and 9 months po.
Ano ang trabaho mo diyan? Ito ay pwede mong sagutin, pwede mong hindi. Anong trabaho mo diyan? Nagtatrabaho po ako bilang accountant sa isang supplier ng isang building material company po. Accountant, right? Opo. Okay. Yan ba yung pinirmahan mong kontrata doon sa agency na nagpadala sa iyo diyan? Yes, naman. Okay, magtungo naman tayo doon sa sweldo. Yung pinirmahan mong sweldo sa Pilipinas mula doon sa iyong agency ay tama doon sa corresponding na tinatanggap mong sweldo ngayon diyan sa Bahrain. Walang problema, may problema. Actually po, medyo nadagdagan na. Wow! Wow! Opo, noong from Philippines po, kung ano po yung nakasulat na kontrata, ay pagdating ko po dito sa Bahrain po ay iniba po nila. Medyo dinagdagan po nila. Napakaswerte mo naman. Kasi karamihan sa mga nakakausap, nakakausap ng Utusan.tv TV ay sa halip na dagdagan ay binabawasan halos ng kalahati. Yung kakausapin ko mamaya, yung finake ang pasaporte. Kaya ang tabayanan nyo mga ka-Pilipino, isusunod kong interviewin dito sa ating Utusan.tv TV. Napaka-abala ngayon ang ating himpilan sapagkat gusto ko na isahin papawid natin sa abot ng ating mga kayanan ng lahat ng mga hinaing ng mga katulad kong mga OFWs umalis sa ating bansang Pilipinas at papatulo ng pawis para man din ay kumita na salapi. Subalit, sa ating paghihirap na yan, marami sa mga politiko sa ating bansang Pilipinas ang hindi man lamang nakita ang ating kahirapan na nagdadala ng more than $15 billion para sa ganon ay umunlad ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Pero ano ang ating nakikita? Ano ang karaingan na sinasagot ng ating mga politiko sa Pilipinas? Ang mga politiko sa Pilipinas, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, hinahamon ko sila na kung talaga meron silang vision, ay patunayan nila na ang ating bansang Pilipinas ay hindi number one sa halip ay manatili lamang sa number two. Sapagkat 50 years ago, number two ang Pilipinas, number one ang Amerika, ang Japan, mga ka-Pilipino, nagpalit ang mga politiko na ang mga politiko riyan, karamihan ay political dynasty, ang senador, ama, ang congressman ay ina, mayor ay anak, governor ay pinsan, so and so, mga ka-Pilipino. Ano nangyari? Number 2 ang Pilipinas 50 years ago, 60 years ago, ngayon ay number 9. Nasaan ang vision ng mga politikong yan? Kaya hinahamon ko kayo, mga ka-Pilipino, kaya kami na mga OFWs ay umalis sa ating bansa Pilipinas sapagkat wala kayong vision na gawing maraming mga pabrika para ang ating bansa Pilipinas ay magkaroon ng trabaho ang mga katulad namin na ini-export ninyo. Ano ang produkto na ini-export ng Pilipinas? Ang brand? Tandaan ninyo ito. Ang brand na ini-export nating produkto ay OFW sa halip na produkto na gawa ng pabrika. Mga ka-Pilipino, nakakalungkot. Okay, magbalik tayo. Okay. Janice, so, ipagpaumanhin mo dahil alam mo, ang inyong lamentation, ang ating lamentation, ay hindi pwedeng kailanman ay pigilin nila. Sapagkat, ang tubig, kapag napusot na ito, at hindi na kaya, mga ka-Pilipino, yan ay unti-unti dumadaloy. Ganyan mga ka-Pilipinong kaisipan natin mga OFWs. Kahit na gaano nila pigilin ang ating damdamin, lalabas at lalabas ang ating lamentation. Kaya katulad niyan, sa abot na mga kayanan ng Utusan.tv, may pabut natin sa buong mundo ang ating kahalagahan ng mga OFWs. We are the backbone of our country, beloved country, the Philippines. Noon, ang backbone ng Philippines ay mga farmers. Ano nangyari sa ating mga farmers, mga ka-Pilipino? Hindi ko na-elaborate. Sila noon ang backbone of the Philippines. Pero ngayon, sino ang backbone ng Philippines? Tanggapin ng mga politiko or not at mga nakaupo sa ating pamahalaan, the backbone of our country, the Philippines, ay tayo mga OFWs. Kaya, Janice, tayo ay magmalaki
sa kahit na kanino sapagkat tayo nagpapa-unlad ngayon sa ating bansa Pilipinas. So, nadagdagan nyo sa yung sweldo mo nung dumating ka, kagaling mo naman. Pwede bang makautang? Hindi lang naman. Pwede bang makautang? Okay, kailan ka ba naging aktibo sa pagtulong sa grupo ni Don Don, ni Jules Ragas? July 12 po ata ako nag-join, na-involve po sa ano, sa cause ni Don Don Danita. Kay Sir Jules po is, September lang po ata kami na nabuo. Nitong September. Okay. At ito ay nakikita ko lagi na nagpo-post ka tungkol sa Free Don Don Lanuza Project. At ako'y nagagalak sapagkat pambihira ang mga katulad ninyo na aking natatanaw ang talagang rubdob ng pagtulong at bukal sa kalooban na binubuhay natin ang kaisipang ating pinanggalingan, ang word bayanihan. Kaya nagagalak ako. Ngayon, paano mo naisisingit ang paglilingkod na pambayan or public service sa iyong trabaho? Ilang oras ka ba nagtatrabaho? 12 hours po. 12 hours? Wow! May bayad ang overtime? Wala po. Ba't ko ba naitanong yun? Itong si Calpino kasi kung ano-ano yung tinatanong, lumilitaw tuloy ang katotohanan, hindi na tuloy ako makautang. Okay. So, ako'y natutuwa dahil isipin mo 12 hours nagtatrabaho ka as an accountant, pagkatapos meron ka rin panahon. Kung sir, sa tanong na kung paano ko po naisingit yung paglilingkod na pambayan, public service, go ahead. Yes. During lunch breaks po, during breaks, minsan po mga every 30 minutes or every 1 hour po. Pag may chance po na makahawak po ng telepono, kasi telepono lang po yung gamit ko, yun po, nakakapag-apela po. Tsaka po sa gabi, after office hours po. Nagdudot-dot na lang. Opo. Okay. Seriously speaking, doon sa iyong panahon, ano ang masasabi mo bilang isang OFW? Maganda ba? Comparatively speaking, kung naroon ka sa Pilipinas as an accountant, ano ang masasabi mo? Ang comparative situation mo ngayon. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, at ngayon nariyan ka sa Bahrain, mabubuhay ka kaya ng katulad ng iyong tinatamasa ngayon na nakapagpapadala ng pera sa Pilipinas? Kung nasa Pinas po, hindi po. Sa totoo lang. See? As in, break even lang po yung sahod po every month. Unlike to rito, medyo po may naiipon na rin po. Pare-pareho ang ating damdamin. Kaya, narito tayo sa ibayong dagat. Ngayon, nais kong samantala yung pagkakatao sapagkat alam ko na anong oras ay yung trabaho? Nga pala. Pardon po? Anong oras ang inyong trabaho? 7:30 po, to 6. 7:30 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Opo. Diyan ba sa Bahrain, anong araw mga trabaho diyan? Sapagkat dito sa Amerika, ang aming trabaho dito ay from Monday to Friday. Diyan sa Bahrain. Dito po ay nag-start ang week po ng Sunday until Thursday. Until Thursday. So, Sunday up to Thursday. Ayun. Apo. Friday at saka Sabado ay pahinga day. Apo. Pareho din pala kayo sa Saudi Arabia at saka sa Kuwait, ano? Ganun din ang araw ng mga trabaho. Ayun. Apo. At least alam ko na ngayon para itaon ko ang ating broadcast sa mga ganung mga panahon.
Okay. At alam ko na ikaw ay kailangan mo rin ang pamamahinga, kaya para sa iyong mga nais na ipaabot na napakahalaga sa ating mga kababayan, go ahead. Kagaya po ng mga naging panawagan na po ni Mrs. Lloyda De Levy, Jules M. Ragas, at ni Mrs. Leti Lanusa po. Ah, by the way po, belated happy birthday po kay Mrs. Leti Lanusa. Kami po ay patuloy na nananawagan sa taong bayan, sa lahat ng mga Pilipino po sa buong mundo, na kami po ay tulungan po ninyo na makakalap ng pera po para po sa mabuo yung blood money po na kailangan ni Don Don Lanusa para po sa kanyang kalayaan. Ilan na ba ngayon? Ilan na ba ngayon? How many millions na ang naliligom? As of today po, 10.4 million na po. So may kakulangan pa tayong 25 million more or less? 20.6, opo. Oh, isipin mo yan. So, mga Kapilipino, pakinggan natin ang kanilang panawagan. Magkabilang panig ay nananawagan. May grupo ni Soanso, mga Kapilipino, nakita ninyo kung gaano ang tibay at rubdub ng pagtutulungan namin mga OFWs na napawalay sa ating bansang Pilipinas. Kaya makiisa po kayo, nananawagan po kami at kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Tulungan si Don Don Lanusa, tulungan si Jigs Nugid, tulungan ang mga distressed OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi lamang sa Middle East, kundi maging sa mandako. Sa Hong Kong, Singapore, anywhere in the world, mga Kapilipino. Okay, maraming salamat at idagdag ko na rin ang belated happy birthday kay Mrs. Leti Lanusa na nag-celebrate ng kanyang birthday lately. Okay, maraming salamat at mag-ingat ka. Kung ano man ang ating may paglilingkod sa inyo riyan sa Bahrain, ay tumawag ka lamang sa ating himpilang Utusa.tv at kayo ay laging pagbubuksan ng pintuan ng ating himpilan. Mabuhay ka! Maraming salamat! Mga Kapilipino, mula sa Bahrain, ang ating nakaugnay ay si Janice Azur, ang Utusa.tv reporter na nakatalaga doon. At ang inyong lingkod, kaagabay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calvito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong, USA.